guys, magandang buhay. This is your Kawala Stickling Lassie vlog. And ngayong araw na to, gagawa po ako ng chicken in Sprite. So, itong aking ingredients, itong manok, sambong manok. And then, itong sibuyas, 3 pads of garlic, and then 3 stalks of lemongrass. Ang lemongrass, dudurugin natin siya. Ayan. Para lumabas yung fragrance niya. Tapos, ilalagay natin sa loob ng manok. But of course, lagyan muna natin siya ng asin. Tugura natin ng asin ang buong manok. Pati yung mga cavity ng manok, kailangan lalagyan natin. Kasi diba, ang manok may taglay na lamsa. So, ang asin is some way para matanggal ang lamsa ng manok. Ugasan muna natin siya. Pag doon ang ugasan ko na siya, ugasan natin ng asin. Then, now, lagyan natin ulo ng asin kasi imamarinate na natin siya. Inside and out. And then, sprinkle some black pepper. Flip it over para lahat ng part is malagyan ng black pepper. And then, that's the time na ilalagay natin ang ating onion, ang ating 3 pads of garlic, and then ang ating lemongrass. Hinati ko siya sa dalawa para lumabas yung taglay na lasa ng lemongrass sa loob ng manok. And then, imamarinate natin siya. Ilalagay lang natin siya sa fridge for 3 hours. Then later, i-fry natin siya. Gamitan natin ang toothpick para hindi sumagog yung palamang sa loob. Okay na yan. Isang toothpick is okay na. So, imamarinate ko siya for 3 hours. Then later, i-fry ko siya. Then balikan ko kayo. So ngayon, mainit na yung kawali. Lalagay na natin ang ating na-marinate na manok. Magkabila ang five. Para hindi yung oil nag-split, hindi nagtatapos. Pinaliktad ko na, so another 4. So yun guys, binaliktad ko na siya. Yung kabilang part ng manok is another 4 minutes na frying. Then, i-separate na natin siya. So hihiwalay natin, lulutuin na natin yung bawang at sibuyas. Ngayon, hahanguin na natin itong manok kasi luto na magkabilaan. Naparito ko na. Ingatan lang natin na wag magsira yung balat. Kailangan gumamit tayo ng tong. Sa karanyang kawali, igigisa natin ang bawang at sibuyas. Pag yung bawang brown na siya, lagay na natin ang ating sibuyas. Bitahin lang natin siya ng mga 1 minute para maging translucent yung color ng sibuyas.
iba na ang kulay ng sibuyas. Pag translucent ang color ng sibuyas, ilalagay na natin yung ating Sprite. Yan na siya. Kailangan lang natin ng 2 cups of Sprite. Boil lang natin. And after mag-boil, nalagyan natin ng 2 tablespoons of soy sauce. Para kumapit yung lasa ng paminta sa sauce. And then mamaya, lalagyan ko na rin siya ng 2 tablespoons of oyster sauce. Mas maraming paminta, mas masarap. So ngayon, kumukulong na siya, lalagyan ko na rin siya ng 2 tablespoons of oyster sauce. Kuluan lang natin siya. And then, ayan, kumukulo na siya kung nakikita ninyo. Ilalagay na natin yung, ito na yung stage na ilalagay na natin yung ating tinirito na manok. Then, mag-i-scoop lang tayo ng sauce niya para pati yung ibabaw ng manok is malagyan ng sauce para kumapit yung lasa. Then, takpan lang natin siya. Pakuluan natin sa mahinang apoy. Para pag nag-thicken na yung sauce, lumapot na yung sauce, babalik na rin naman natin para yung kabilang part ng manok is luto naman. So, tatakpan ko lang siya. Ilalagay ko lang sa medium flame para hindi matuyo yung sauce. Ganyan. Ngayon, check natin yung manok. Ayan, pwede na natin siyang baliktarin. Dahan-dahan lang. Skupuli ng sauce para tap natin sa ibabaw ng manok. Pwede na natin siyang kumulo hanggang sa mag-thicken yung sauce. Tapan uli natin siya. Silipin na natin, guys. Wow! Ito na! Nag-start na mag-thicken yung sauce. Ito ang gusto natin mangyari. Yung thicken ng sauce. Pero hindi pa enough yung thick sauce na yan. Kailangan ma-reduce pa yung salt, yung sauce. Hindi ganyan kadami. Kailangan konti lang ang sauce na matitira. So, baliktarin uli natin siya. Dahan-dahan ang pagbaliktad para hindi nasisira yung balat ng manok. Ngayon nyo, guys. Intact pa rin yung balat ng manok kasi hindi na handaan ito. Pakuluin natin siya. Pakuluan lang natin siya ng pakuluan sa malalay na apoy. So guys, ito na yung ating final touch ng ating chicken and Sprite with oyster sauce. Ito na siya. Ganito lang guys ang right consistency nito. Hindi siya ganong masosy. Tama lang. So mamaya bubudburan ko siya ng spring onion or scallion. So hayaan lang natin siya dyan. Ngayon, patay na, i-off na natin yung flame kasi luto na siya. Mamaya, pag-dinner na, i-serve ko na siya, then bububuran ko ng so, ngayon guys, ito na yung ating chicken and Sprite with oyster sauce. Ngayon, ikatat ko lang siya kasi ayaw na mga amo ko nang may buto.
So, ikat ko lang. Ang dahan-dahan. Patanggalin ko lang yung buto niya kasi ayaw nila na may buto. Napaka-juicy na chicken. Yan natin siya ng sauce. Lalagyan natin siya ng tapis na maraming scallion. Or spring onion. So, ito na siya, guys. Ito na po ang aking chicken and Sprite with oyster sauce. Kung nagustuhan po ninyo ang itong recipe na to, please give this a like and share nyo na rin po. And also, dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Kung meron po kayong mga comment, please mag-comment po kayo sa description kung ano po ang gusto ninyong gawin ko sa aking channel, kung ano pang lututuin ko, and I'm trying my best para po maluto yun. So, hanggang sa muli, ito po si Dinlasik Vlog. Magsabi, ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod po. Bye!